Magandang araw po sa lahat ng mga people sa buong mundo, especially sa Pilipinas. Meron lang ako kunting paliwanag tungkol dyan sa bakla at tomboy. Kasi naging issue yan sa ano, mundo. Sa reliyon ba? Maging sa gobyerno. Karoon ng diskriminasyon. Lalo na sa ibang mga sikta. Pinasabi nila na ang ginawa daw ng Diyos, lalaki lang at babae. Wala raw bakla at tomboy. Hindi ba naman sila mga ungas? Mga ungas. Gamitin yung mga utak, ungas talaga sila. Dinidiscriminate nila yun mga yun. Bakla at tomboy. Unang-una, sino bang nagbigay ng pangalan na bakla yan at saka tomboy? Di ba tayo rin, tao rin, yung mga tao rin na nagbigay ng pangalan na yan ay mainhin, yung isang lalaki mainhin, tinawag na bakla. Yung isang babae na medyo astig kumilos, tinawag na tomboy. Kung ngayon i-analyze maigi, analyze mo maigi. Ha? Saan ka nakakita ng bakla na babae? Oh. Di ba lahat ng bakla lalaki? Oh. Sunod sa nasusulat sa Biblia na babae talaga, lalaki lang at babae ang ginawa ng Panginoon. Included sila doon. Kasama sila doon. Dahil yung tinawag na bakla, lalaki yun eh. Oh, sige nga. Yung tinawag na tomboy, di ba babae yun? O di, kasama sila dun sa nasusulat sa Biblia na babae at lalaki lang ang ginawa ng Panginoon. Oh. E tayo lang naman ang nagtawag sa mga yan. Uy, may hinsikuan. Bakla yan. Itong isa, oh, itong babae na ito eh. Siga-siga, tomboy. Mali yun. Dahil kahit ikaw sa batas ng Diyos, sa batas ng tao, kahit ikaw, alam mo yung bakla, lalaki. Bakit mo sasabihin na hindi yung kasama sa ang ginawa ng Diyos eh, lalaki lang at babae, walang bakla tumboy. Eh yung bakla, lalaki yan. Ang bihira o. Yung tumboy, babae rin. Oh. Anong binagin sa Biblia? Lalaki at babae ang ginawa ng Panginoon. Yung bakla, lalaki yun eh. Yung tomboy. Di ba babae yun? Ang hina mag-isip ng mga ito. Ang ano ko lang, kasi nagsimula yung mga discrimination na ganyan. Kasi yung bakla saka tomboy, nagbabalat kayo. Ano ibig sabihin kung nagbabalat kayo? Ha? Kaya nagkaroon ng discrimination. Yung bakla, nagsusuot ng bra, panty, bikini, nagme-makeup. Hindi dapat ganun. Huwag yung gawin yun. Para walang discrimination. Kung ano yung normal na kasuotan ng isang lalaki, alam mo namang lalaki ka, di yung suot mo. Yan ano ngayon kung mahihin ko ha? Ano ngayon kung mahihin ka mag ganito ako? Uy! Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na ikaw ay lalaki. Di ba? Oh, nabanggit nga sa Biblia yun eh. Sino ba nagtawag sa bakla? Di ba yung mga... Di ba? Diba? Mainhin lang, pero lalaki yan. Kasama yan sa Biblia na sinasabi. Oh. Ikaw naman tumboy. Ha? Eh, alam mo, panglabas na ang inyo mo, meron kang tutoy, meron kang bibingka dyan.
Magsuot ka ng pambabae. Eh ano ngayon kung ang kilos mo ay astig? Di ba? Pero alam mo sa sarili mo na ikaw ay babae. Bihira nga sa mga tumboy na ano eh, yung papakatanda. Karamihan sa kanila nag-asawa talaga ng normal. Nag-asawa sila ng mga lalaki. Ngayon sila magkapamilya. Pero sa karamihan sa mga bakla, kunti lang yung alam ko na nag-asawa talaga ng normal na babae. Mga artista pa nga yung iba eh. Yung broadcaster. Talaga nag-asawa sila ng normal na babae. Diba? Kasi gusto magkapamilya eh. Yun. Para walang discrimination, iwasan nyo mag-brat kayo. Kaya nung ngayon kung mainhin ka. Mainhin ka. Yun kay. Pero alam ka sa sarili mo na ikaw ay lalaki. Diba? Eh, iba kasi mga napapanood ko, napapanarinig ko sa mga diba-dibate. Inaano nila yung mga bakla at tumboy. Wala raw sa Biblia. Kundi ba naman ungas? Wala raw sa Biblia. Ay, yung ginawa ng Panginoon. Lalaki lang at babae. Kaya kung ikaw ay bakla at tumboy, kasuklam-suklam ka. Ungas. Ang hindi, bakit di ba naisip na yung bakla ay lalaki yun? Eh, yung tumboy, babae yun eh. Pambihira. Kaya kayo nabubisit niya sa, ano naman ito klase ito nagpapang nangangaral na ito, parang imo. Yung binibira niya na tumboy, abakla eh, tumboy eh. Ano ba yung tumboy? Nakakita ka naman ng tumboy na lalaki? Pag tumboy, babae. Bakla. Pag sinabing bakla, lalaki yun. Ha? Sino dyan ang papaliwanag sa akin ng ano? Yung mga nag-discriminate sa mga yan na wala, hindi raw kasama sa Biblia. Tungas? Hindi. Ano yan mga yan? Mga kasuklam-suklam yan. Kasi Sodom at Gomora daw. Oo, Sodom at Gomora, natagpuan na nila yun. Totoo yun. Kasi na-discovery ng Panginoon na yung lalaki nakipag-romansahan na kapwa lalaki. Babae, kapag romansahan niya kapwa babae, eh kasalanan talaga yun. Kasalanan yun. Kaya yun, kung ikaw tumboy, ikaw bakla, iwasan niyo yun. Kasi alam niyo mismo na sa sarili niyo na yung ginagawa mo ay mali. Diba? Mayroon pang isa, yung iba daw, ano daw, hindi, babae na ako kasi meron na akong tutoy, meron na akong puday, pinaputol, tapos eh, hoy, kahit ano pang sabihin mo, sa palitan mo yung panglabas na anyo mo, hindi ka pa rin kailanman magiging babae. Kahit magpa-x-ray ka pa, wala kang matris. Dahil ang pagiging babae ay sinyalis ng isang ina. At ng lalaki ay simbolo ng pagiging ama. Lagi ganyan yan. Yung bakla mainin, kaya tinawag ng bakla, hindi ko alam kung sino yung imbinto ng bakla, tumboy na yan. Hindi ba nga, tayo mga Kristiyano, lalaki at babae nga lang ginawa ng Panginoon. Yung bakla lalaki, yung tumboy babae. Kasama sila doon. Bakit mo sasabihin na gano'n ng mga yan, yung mga sinumpa ng Panginoon? Hindi ba naman luko-luko? Bakit isusumpa yan? Alam ng Panginoon na yung babading-bading na yan, lalaki. Sige nga. Yung isang siga-siga doon eh, alam na ng Panginoon na babae yan. Bakit nga sasabihin sinusumpa? Ibig sabihin mas marunong ko pa sa Panginoon. Mga kikikinkoy-kinkoy dyan ng mga mamainhin. Huwag mo sabihin, hindi alam ng Panginoon na yan ang lalaki. Alam niya, lalaki yan. Kayo tayo nga mismo, bakla eh, lalaki yan. Bakla yan eh. Pag sinabi yung bakla, lalaki. Pag sinabi tumboy, babae. Kasama sila doon. Di ba? Yung matindi yung mga buwabatikos yung mga didiba-dibati dyan sa mga
Kaya kung ako sa inyo, mga bakla, mag-asawa kayo ng normal na babae. Kasi lalaki nga kayo eh. O di ba nga may nag-asawa nga, nagpinakasal nga, nagpakasal sila, nag-asawa nga. Sabi, nagpakasal daw yung bakla, tsaka siyang tumboy. Ginawan lang ng ano yun, istorya ng mga media. Bakit yung bakla ba sa katumboy, eh, ibang lahi ba yun? Ibang lahi ba ng tao sa mundo? Ha? Eh, yung bakla, lalaki yun eh. Yung tumboy, babae yun eh. Oh, isummarize mo. Isummarize mo. Oh, lalaki at babae pa rin yung nag-asawa. Oh. Di ba? Simple-simple. Kaya ako sa inyo mga ano dyan, mga mahinhin na lalaki dyan, mag-asawa kayo ng normal. Kailangan yan. E pag kayo tumanda, ha? Umakit kayo ng ligaw. Pag umakit kayo ng ligaw sa babae. Aba, maraming babae na gusto mag-asawa, mapangasawa yung mga ganyan, yung mga mahinhin. Kasi alam bakit? Aba, saan ka nakakita ang bakla na pulubi? Saan ka nakakita ng bakla na nagpapalimot dun sa kalye? Uy, mga ano yan sila, baro magaling yan sa dumiskarte sa buhay. Yung mga bakla. Hindi yan sila naghihirap. Marunong yan sa dumiskarte kumita ng pera. Oh, di ba kit ka ng ligaw? Kit ka ng ligaw doon sa mga saktong edad doon ng babae. Oh. Oh. Punta ka doon. Akit ka ng ligaw doon sa babae. Bay mo doon sa tatay na tayo. Akit mo ko ng ligaw, sir. Hmm. Sabihin ng tatay, di ba bakla ka? Bakit, sir? Saan ka nakakita ang bakla na hindi lalaki? Hmm? Lahat ng bakla lalaki. Handaan yan. Wah, magalong sa buhay yung mga bakla na yan. Manicure lang yan dyan, pero pakibot-kimbot lang yan dyan, ganyan-ganyan lang yan, pero lalaki yan. Kung sabihin yung bakla, hindi nakabuntis yan. O kung sabihin tumboy, hindi mabubuntis yan. Ano yun? Bukas nyo yung mga isipan nyo. Yung transgender, eh, sobra na yun. Sobra na yun. Kumbaga sa ano yung matinding kasalanan na yung ginawa niya. Matinding na yung kasalanan yung ginawa niya. Kasi, sa bagay, sa batas ng Diyos, alam pa rin ng Diyos na ikaw ay lalaki kahit pinaputol mo yan. Alam ng Diyos yan ng Panginoon na, eh, si, ano yan, si Pulano dati yan eh. Si Pulano, alam ko yan eh. Pinaputol niya lang yan. Hindi mo mabuntis yan. Ano ho yun? Kalabisan ho yung mga ganun. Eh, huwag niyong gagawin yun. Kasi hindi naman ginawa ng mga tumboy yun. May nakita ka bang tumboy na nagpakabit ng nagpakabit ng tarugo? Oh, wala kang makita ng tumboy na nagpakabit ng tarugo. Oh, lalaki lang. Yung nagpatanggal. Oh. Pero ay kalabisan na. Marami na akong nakikita dyan ng mga ano, nagsisi sa bandang huli. Eh paano nga? Eh, alam mo naman sa sarili mo, lalaki ka naman, tinatawag ka lang ng bakla kasi mainin ka. Diba? Sa batas ng Diyos, sa batas ng tao, lalaki ka. Kaya yung nagsasabi sa'yo na, pasimba-simba ka pa dito, bakla ka naman. Hindi ka naman, ikaw, tumboy ka, pasimba-simba ka pa, tumboy ka naman. Hindi kayo kasama sa Biblia. Kalukuhan yun. Dahil ang binanggit sa Biblia, lalaki at babae ang nilalang ng Panginoon. At yung bakla, lalaki yan. Saan ka ba nakikita ng bakla na babae? Pag sinabing bakla, lalaki yan. Pag sinabing tumboy, babae yan. Hmm. Kasama sila doon sa sinasabi ng Biblia. Kaya huwag niyong i-discriminate yan. Huwag niyo, igalang niyo. Mapupurol ang utak. Mapupurol ang utak ng marami yan. Kaya ako eh, ano eh. Minsan na naman ito mga tao mag-isip, ano. Aba, pag ganito-ganito lang ako eh, marunong ako mag-isip. Kaya nga eh, ang dami na nangingigan niyo sa akin na sama sa mga Bible study, mga kung ano-ano dyan, yun. Nako, ang lakas ko sumira. Minsan sumama ako. Nag-uumpisa sa paninira.
sisirain yung loob mo para lumipat sa kanila. Yun talaga ang purpose nila. Purpose nila, sisirain nila. Sisirain nila yung kinabibilangan mong reliyon tapos para lumipat sa kanila. Yun ang purpose nila. Talagang titirahin na titirahin yun. Eh ako, marunong ako mag-isip. May isip ako eh. Ha? Doon pa lang sa ginagawa nila, kasalanan na yun eh. Huwag sa maninira ng tao para ang tao lumapit, lumipat sa'yo. Bah, yun yun. Yun lang. Ang aking paliwanag tungkol dyan. Sa mga, hindi ko alam sinong nag-invento niyang salitang bakla. Salitang bakla, salitang tumboy. Wala akong ganun. Wala akong ganun. Sa batas ng Biblia at sa batas ng gobyerno, lalaki, babae lang. Ha? Ginawa ng Panginoon. Yung bakla, yung tumboy, yung bakla, lalaki yun. Kaya nga bakla eh. Tinawag na bakla yun kasi lalaki. Yung sa tinawag na tumboy kasi babae. Yun lang. Simple explanation lang yun. Kasama sila dun sa sinasabi ng Biblia, lalaki at babae lang. Yung pagtawag sa kanilang bakla at tumboy, tayo lang may tawag nun. Yung mga tao rin lang ang gumawa ng mga pangalan na yun. Hindi ang Diyos. Kaya, yeah. Mag-asawa na kayo, bakla at tumboy. Mag-asawa kayo ng normal. Mga bakla, itayo nyo ang ating corona bilang mga lalaki. Lalaki tayo eh. Kaya ano pang sabihin mo? Itayo mo ang ating kaharian, ang ating corona bilang lalaki. Umakyat ka ng ligaw, mag-asawa ka ng tunay. Ganun din kayo mga tumboy. Ha? Mag-asawa kayo. Dahil yun, ang kagustuhan ng Panginoon sa ating lahat. Ha? Tayo po'y magparami. Go to the world and multiply. Ano ibig sabihin nun? Paano ka mag-multiply kung pareho kayong may lawit at pareho kayong may kipyas? Hindi kayo dadami. Yun lang. Maliwanag ba? Ha? Anak, titingo ho. Ang daming issue ngayong panahon na ito. Ba? Mga babay na babay? Ay, buti pa ako yung matulog muna sa sandali. Mga babay na babay? Babay! Babay! Babay!